So mga tol, sumabog po ang balita kagabi na pumalag itong si Mike Tyson kay Jake Paul. At pumirma na nga po ito ng kontrata para labanan si Jake Paul. Ayon nga po sa ESPN mga tol, ang boxing match daw na yan ay magaganap na ngayong July 20 sa AT&T Stadium in Arlington, Texas. At ipapalabas ng live sa Netflix. Ayon pa nga mga tol sa ibang source, hindi daw yan isang exhibition, kundi isang tunay na laban umano yan. At 10 rounders bout, hindi naman sinabi mga tol kung anong weight class. Kung pupunta tayo sa social media ni Mike Tyson mga tol, kinumpirma nga po niya dyan na nagpirmahan sila ng kontrata. Paliwanag ni Mike Tyson, umpisa daw niyang nakasama itong si Jake Paul nang lumaban siya sa undercard fight noong kay Roy Jones. So plano nga daw ngayon ni Mike Tyson mga tol na tapusin itong si Jake Paul. So ano sa tingin niyo mga tol, may ibubuga pa kaya ang legend na si Mike Tyson sa edad niyang 57 laban sa batang bata pa na si Jake Paul na may edad pa lamang na 27? Sa kabilang banda naman mga tol, dahil marami ang nagsasabi na mukhang aatras daw si Ryan Garcia sa laban nito kay Devin Haney na magaganap na ngayong April 20 dahil sa weirdong pinapakita ni Ryan Garcia sa harap ng camera at social media accounts niya. Kaya pinupukol ngayon ng mga tao sa kanya, gumagamit daw siya ng ipinagbabawal na gamot o kaya naman may mental health issue daw itong si Ryan Garcia. Maging si Devin Haney na makakalaban niya, naniniwala din na baka umatras daw at magretiro si Ryan Garcia bago ang laban nila. At dahil dyan mga tol, nagpresenta na si Shakur Stevenson na gustong pumalit kay Ryan Garcia kung sakaling hindi daw tumuloy ito. Maging ang former 4 Division World Champion Adrian Broner, gusto din pumalit kay Ryan Garcia upang labanan itong si Devin Haney. Nagkasagutan pa nga po si Broner at tatay ni Devin Haney na si Bill Haney sa inilabas pong video mga tol, nagtatalo ang dalawa. Sinabi ng ama ni Haney kay Broner, dudumanahin lang daw ng anak niya itong si Adrian. Ito nga po ang ilang eksena ng dalawa sa social media. My son is coming for you, AB. Now, my son is coming for you. And listen, and it's gonna be your last payday. I'm not gonna disrespect you. Listen. Man, I'll get on you. I ain't got no security, no none of that. I'll get on you. Maging nga pong si Devin Haney mga tol, binanata na din si Adrian Broner. So habang nagkakagulo nga po sila mga tol, mukhang okay naman itong si Ryan Garcia at sinabing wala umano siyang mental health issue at tutuloy pa din daw sa labang kay Haney. Sa katunayan, naglabas pa nga po ng video si Ryan Garcia na parang pumirma ito ng kontrata sa papel, mga dapat iwasan niya at dapat gawin araw-araw. Nakasaad nga po dyan na kailangan niya mag-insayo ng 6 na araw sa loob ng 1 linggo, 1 araw na pahinga, bawal na siyang manigarilyo kahit kailan, pwede naman daw siyang uminom pero wine lang, 3 baso tuwing Merkules at 4 baso daw tuwing Webes. Kailangan din daw niya mag-diet, bawal daw kumain sa labas at kumain ng mga prito. Kailangan din daw niya matulog at mag-Bible study at kung ano-ano pa. At ang panghuli na gagawin niya, inakout daw itong si Devin Haney. Pinirmahan nga po ni Ryan Garcia yung papel at sinabing inanakout daw talaga niya si Devin Haney. Let's go! Knock Devin Haney out.